si Nissin ni Senator Cynthia Villar sa salt iodization nationwide o asin law ang paghina ng industriya ng pag-aasin sa Pilipinas. Sa isang nagawang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform hearing, binatikos nito ang pagpasa sa naturang batas na naging dahilan kung bakit inalat ang salt industry ng bansa. Tila uminit din ang ulo nito matapos madiskubring nag-i-import pala ng non-iodized salt ang bansa sa kabila ng ipinasang asin law. Ayon sa panel chairperson, tila kalukuhan na ire-require ang mga local producers na gawing iodized ang kanilang mga asin, ngunit patuloy namang mag-i-import ng mga hindi iodized salt mula sa ibang bansa. Ang naturang batas umano ang pumatay sa pag-aasin sa bansa dahil napipilitan ang mga local producers na huminto na lamang dahil sa mahal ang produksyon ng iodized salt. Ang asin law ay naipasa noong 1995 sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na may layuning maglagay ng iodine sa asin para malabanan ang micronutrient malnutrition. Kaugnay nito ay hinimok ng senadora ang gobyerno na palakasing muli ang salt industry ng bansa at buhayin ang posibilidad na tayo naman ang mag-export ng asin. Yan ang report. Katuwang Culture Mascorbate Garci. Ako si Brigada Mike Salgado ng Brigada News FM, in the heart of changing lives, the Mexican News Authority.